Mapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasan. For almost a week now, most of the people in Cotabato City are practically living in agony because of the flood. Classes are suspended and people scamper to higher grounds. Sa paghinto ng ulan, ano ang gagawin? Huwag nang isipin at walang babaguhin. Mabuti pa kaya matulog ka na lang, matulog na ng mahimbing. Pumapatak na naman ang ulan. Pumapatak na naman ang ulan. Pumapatak na naman ang ulan. This is Notre Dame Village. Most of the people here have evacuated to the Notre Dame Village Elementary School. Flood waters rose due to water hyacinths that clogged the waterways, and a lot of families were displaced by the floods. Masta ng paligid mo, kaibigan ko. Bagong pag-asa.
Water hyacinths at the Rio Grande, Mindanao, the second largest river system in the country and second longest river with a length of approximately 231.8 miles, are clogging the river which runs through several provinces in the region. When water hyacinths accumulate, they clog the tributary streams of the Liguasan Mars. Eventually, this often leads to the flooding of the low-lying villages because the water cannot directly flow to the Rio Grande, Mindanao. Mastan mo ang mga bata. Mastan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo?